ulitin po natin yung pag-testing natin kanina. Ito pong pag-apply ko dito sa dalawang, ang kulay po nito green tsaka white with stripe black. Yan po ay parcel sender single fire. Okay. Ayan po, ulitin natin. Pakinggan na lang po natin, meron po siyang pipitik-pitik. Sabihin po nun, good yung pyesa. Okay. Ito po, isang ikot. Yun, narinig niyo po yun. Yan pa. Yun, narinig niyo yun. Isa pa. Yan po ay firing, ay single fire. Okay, isang ikot, isang putok. Ngayon po, lipat tayo sa 4 fire. 4 fire. Yan, kukonek po natin. Kabila na. Yan. Tapos, yun sa kabila. Medyo masikip. Yun, nakapit. Ngayon po, try natin. Ito naman po ay 4 fire. Ito pong daliri ko na to, siya magtuturo kung saan siya magpapaputok. Kung mara, dito ko itatapat. Ipihit natin. Wala. O, meron. Doon po nakatapa yan. Ito po yung pagmasdan natin itong hakbo niya. Gagaling sa shafting. Ito po yung pointer. Ulitin natin. Nahirap po kasi mag-pit sa ibaba. May ikse dito sa taas. Narinig niyo po yun? Yan. Nakatapat siya dito. Yung po ang pairing one, sunod dito po tayo bandang kaliwa. Dito ko siya itatapat. Yan. Papuputukin na. One. Ito po interest. Okay. Diba meron siya? Dito po nakatapat din yan. Sabihin, tres. Dito po tayo sa 4. Yan. Dito naman tayo. Yan. Ito po. Ang 1, 3, 4. Dapat 4 po yung lalabas niya dito. Tingnan natin. O yun. Hindi nakawa ko yung simpan na yung lalim. Yun. Dito pala. Lumalampas lang ako. Pero 4 po yun. Ito yung dos niya. Napihit natin yung dos. Dito na lang. Ikaw sabi dito. Sampun ang dosan. Dito. Dito, dito, dito. Yan. Ito po yung dos. Okay. Last na lang to. Yun. Maiksi kasi sa ilalim eh. Ito madali oh. Sabihin, 1, 3, 4, 2. Active po ang firing 4 natin. Wala siyang problema. Okay? Alis nakita nyo. Ay, sabihin, narinig naman natin yung mga pitik nila. Ayan po, active yung firing 4 at firing 1. Ngayon, bubuin ko po, salalagay ko muna yung ignition po. Ito siya, suppressor. Itinata po kasi bigla na wala. Wala yung isa. Tago eh. Ayan po, yung suppressor niya. Ayan. Yung nagbibigay ng ano. Ito bali, pag nag-overvolt yung ano, ito parang pinaka-fuse niya. Ito unang magkitrip. Kuryente? Oo. Pag overvolt, kung dumadaloy. Overcharge? Oo. Tapos magmumoist, puputok siya. Hindi na dadaan ang lalim ng kuryente. Parang fuse. Pero bihirang-bihirang mangyaring ganun, ang overvolt ng alternator. Yan. Next, connect natin. Yan. Tapos yung isa. Nauna kasi ito. Kaya kinakapak kanina wala eh. Yan siya. Kaya pala kulang. Oo, kaya tinanggal ko uli. Kulang. Bakit? Kulang ang terminal. Tatlo yung naging dalawa eh. Baka binulsa mo, sabi. Ba't kulang to? Binulsa mo eh. Ganun eh. Ba't ay man ta? Ginala mo eh. Yan, alis po connected. Ngayon meron po pa ano sa inyo, papapakita lang. Alis nakasuporta lang siya pero pangit ang tignan. Nilagyan ko po ng masking tape yan kasi bumubuka po siya. Ngayon hindi natin nilagyan yan, baka madisgrasya pa yung pyesa, di ba?
Ano, tanggalin pa ba natin? Nila, no? Protection din siya, no? So, kahit pangit tignan, kung maayos naman magtrabaho, di ba? Ganun lang. Ayan po, ito yung para sa input na ignition switch. Dito po yan. Ignition switch natin. Ang common po yan ay itong bandang kaliwa. Tim. Oo, yan po ang RPM. Ito na pong black and orange ang ignition switch para sa 13.8 or straight 12. Okay lang yan. Pwede ba mag-jump ng RPM? Oo, doon pa. Tapos dito naman, dito naman po tayo, dahil nakita natin yung firing 1 at firing 4, may natitira pa tayong kulay blue at kulay yellow. Ito, dalawa yan. Ito po, ang straight ignition switch na 13.8 galing sa ECU. Ito po yan. Yung green. Oo, blue. Blue po yan. Ito yan. Dito tayo magkoconnect mamaya para mag-activate po to. Bukod pa sa ignition switch power supply niya na 12 volts or 13.8, kung katabi niya ang kulay yellow, ito naman po ang ECU sensor. Okay, ha? Diyan po manggagaling lahat ng connection. Ito yung magpapaputok dito sa ECU, pati mga injector, dito rin po manggagaling. Dito yan, magko-combine-combine po lahat yan. Ito po importante dyan, itong kulay yellow. Ano ba yung isa? Ito ang ECU sensor talaga. Switch yung isa? Ito, ignition switch or ECU power supply 13.8 volts. Sa computer box? Maximum, oo. Hanggang 12. Power. The rest po nun, yung natitirang green and white, na with black, yan po ang pulsar sender, single wire, ay single pipe, tapos white, kabila niya red, yun, kanya red. Yan po ang pulsar sender na 4 wire. Oo. Kaya mamaya po, kung mapapansin nyo, magkukulik ako, isa dun, isa rito, sa so, bakit apat lang, bakit yung dalawa, wala. Dahil isi-series ko po yung mga pulsar. Pwede naman kasi series yan kasi auto ground na po kasi yung whole body ng kotse, di ba? Kaya dyan na natin kailangan ng ground. Automatic ground na po lahat yan. Diba? Tama? Whole body ground. Kaya, ang tawag ko dyan, zero ground tayo. Wala akong kukonnect na negative dyan. Automatic na siya. Basta binaw na yung test distributor sa mounting na doon sa may camshaft. So, dahil mga nanonood, nagigit nila yun. Yan po, kahit ganyan ang itsura nito, matindi rin po ito kasi maganda yung kalidad niya. Yung mga pang spark po niya, gusto ko siya. Compare natin doon mga Taiwan, ayos din sila, pero iba rin talaga yung Japan. And then, ang kulang po natin, ito lang pong butterfly niya. Eh, iba rin huli na yan. Ngayon po, pag-anahin muna natin. Okay? First step. Kukunak po natin ang ignition switch 13.8 na main ignition switch. Dito po yan. Yung isa wala dahil yung po ang RPM niya. Kahit wala po yun. Ngayon, sunod po natin ang firing 1. Tulad na sabi ko kanina, isa lang po yung kukunak natin, firing 1. Tapos sunod ang firing 4. Yan. Naghahalikan. Ayan. Firing 1 and then firing 4. Okay. Dalawa pa pong kulang natin. Okay. Kukunak po natin siya dito. Ito na po ang bali power supply input ng ECU. Nalagay natin siya sa kulay blue wire. Yun, nakatap na din. Then next, ito po ay EG. Sinasabi ko sa inyong body ground. Yung saan lang yan. Next, isa pa. Ito. Yan pa tayong isa para sa ECU sensor. Yan, kukunak din natin. Sa tabi na eh, kulay blue.
Papunta po ito sa ECU sensor. Okay? Para yung mga injector, sabay-sabay na po yun. Magmapuputukan na po yun. Okay? Ilang volts yung ECU ano, sensor niya? 3.7. Ay, yung ECU? Ano lang yun? Nasa 5 volts lang yun. Parang charger lang ng cellphone. Lagi na, 5 volts lang lagi kada sensor. Pero kaya pa yung 6 kasi... Kahit ano naman may clearance. 5.9. Kahit mag-drop pa yan, kaya pa rin. Kasi parang naka-auto bolts mga yan. Dito tayo. Okay. Lagyan po natin ng bridge. Ayan. Ito po ngayon ay nagkukonyak na tayo. Para baganahin po natin siya ng puro atras, walang sulong. Ang maagit ang kulit yung puro atras. Gumandar nga, ba't puro atras? Ayaw mo nun, may kaka-stick neck ka. Ayan, kiklearance muna natin yung bridge. Ayan, para makita po natin yung bagsak ng spark. Kaya binali ko siya. Ayan. Okay, all set. Ngayon, itatap na po natin. Kita ba ba? Okay. Yung mga viewers po natin dyan. Yun. Huwag lang po ninyong kalimutan mag-comment dyan para masagot po natin yung mga katanungan. Okay. Power switch on. Okay. Manual muna tayo dito po. Patatagusin natin siya dito. Tigas ng wire ko naman. Testing. Yun. Ba? Testing. Yan po, hindi ako pwede sumabay sa spark dahil nagiging distorted audio or nagiging static. Alam ko, hindi nyo maintindihan. Okay, tuloy. Ayan. Road test po natin nasa primera. Cambio. Yan, nakita nyo, tinanggal ko muna yung input ng ano, power supply, ay hindi, tester. And then, kakambyo po natin siya ng sumabay pa yung jetmatic. May, sandali lang, May. Huwag muna mag-jetmatic, May. Naka-live, ay, naka-video kami. Primera. Segunda. Napit ko kaya para marinig. O, tresera po tayo. At tinanggal ko muna. Hindi ako marinig. Pero yan, dinig yan. Yung tulin niya. Tresera po yun. Ito yung kwarta. Yan, kwarta po yan. Revolution natin siya. Tignan po natin ang RPM niya. Diabot. Diabot. Diyan mo na. Ayan po, nabuo natin ang Toyota.